Good morning, mga besh, mga kasimpo. Goy, ang sarap man ng sinag ng araw. Oh, naririnig niyo yon yung mga ibon, nagdududududududud, ganon, kasi, spring na talaga, summer na, next week. Yes, mga besh, tayo ay lalarga. As usual, alam nyo na yan sa mga ano dito, sa mga luma na. At sa mga bago pa lang, welcome po sa ating Simple Life Overview dito sa Finland. Ang ating simpleng buhay dito sa Finland. Welcome po kayong lahat. At welcome din po na i-share nyo yung ating vlog. Comment down below and mag-subscribe. Yan yung huwag nyong kalimutan, mga besh, mga ka-simple. Well, anyway, bago tayo pumasok, papakita ko muna sa inyo ang sitwasyon ng ating harap dito sa, alam niyo yun, yung punong-puno pa ng snow ngayon, unti-unti nang natunaw. So, ayan mga besh, mga kasimple, yes, malapit nang madaanan yan. Ayan na, unti-unti na, tunaw na talaga siya mga besh, mga kasimple. Doon, it's a sign. Kahapon, dyan tayo lumusot, ayan. Yung ano na yan, yung, hindi ko alam kung anong klaseng puno yan, pero in English ha, hindi yung Finnish. So, hindi ko alam kung anong klaseng puno yan, pero yan lang talaga yung nananatili na during winter, hindi talaga nagbabago. Pero, ayan o, oh, tingnan yung kalansay na kalansay. Pero yan, yung mga ganyang puno, hindi talaga yan nagbabago mga besh. Christmas tree talaga yan, Christmas tree. Hindi nagbabago ang itsura, ganun pa rin green. So, yan mga besh, o, oh, yan o, oh, madadaanan na yan. Lusot-lusot na tayo dyan. Someday, matutunaw ka rin. Tama na ang chika mga besh. Tayo ay kakayod muna kasi hindi tayo mayaman. Ano? Kailangan natin kumayod kasi nako, pamahal ng pamahal ang mga bilihin, gasolina, maglakad na lang kaya tayo. Kaya nga maganda talaga na nag-ano na, summer na kasi pwede na natin gamitin yung bike natin. Pwede na tayong mag-bike. Uy, hindi man pinultank ni Mister ang paggas. Maduga. Ano lang, 40 liters daw. Nagkana ko pag ako naggas niyan, full tank yan. Pero okay lang kasi, alam niyo na, marami ng mga babayarin dito. Okay lang yan. Next week, akin naman. Uy, panggasolina na lang talaga ang pera. Kailangan mag-ipon para sa panggasolina. Smiyam yung more. Time check, 7:39. Later. Finally, work done mga besh. Woo! Wednesday work done! Thank you Lord! Woo! Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon pala mga besh, mga ka-simple. Yes! Hindi muna tayo uuwi. Daanan muna natin si Mister doon sa Hamina. Doon sa sentro ng Hamina ba? Kasi nagpagupit daw siya. Oo, nagpagupit. Kasi nagbas lang siya mga besh. Siya na yung may-ari ng sasakyan na nagbabas na lang papunta ng ano, kung saan man siya pupunta. Kasi syempre, ginagamit natin yung sasakyan. Buti na lang, hindi siya nagre-reklamo eh, no? So, nagbas daw siya. Sinadya niya na siguro kanina pa siya pumunta. Super early niya mga best pumunta ng ano, ng barber shop. Sabi ko sa kanya mga alas 4 na lang. So pag alas 4 darating siya doon ng 4:30. At least 30 minutes lang yung aantayin niya sa akin. Nakarating yata siya doon ng ano, mga 3 past. So nagantay ng bonggang-bongga si Mister doon, pero ginusto niya yun eh. Puntahan natin siya doon bago tayo may pupuntahan ulit. So yung mga tao ngayon, yung mga katrabaho ko, nagbabike na lang sila. Tapos doon sa ano namin, sa workplace ko, yung may bike din doon na pwedeng gamitin. So nilabas din nila yun para magamit.
kapag gustong mag-bike. Alam niyo mga besh, may chika ako. Natatawa ako sa sarili ko kasi akala ko ako lang yung kapag mayroon ba akong hindi marinig, 'di ba? Usually nagsasabi tayo ng ha? Ganon. Kanina natawa ako. Lagi kong ginaganon yung kasama ko sa isang yung katrabaho ko kung saan magkasama kami sa isang area. Kapag hindi ko siya masyadong marinig, ginaganon ko siya, ha? Tapos kanina, narinig ko siya nung hindi niya ako marinig, sabi niya sa akin, ha? Usually, hindi yan sila nag-hi, ha? Wala yan sa kanila eh. Usually, kapag hindi nila marinig, nagsasabi yan sila, Mita? Mita? Ganon, ano? Ano? Yun yung ano-ano sa kanila, Mita? Mita? Tay, sis, Mita? Gaganon-ganon. Pero kanina, natawa ako nung sinabi niya sa akin, ha? Kala mo, kalahi lang, nabiglang, ha? A few moments later. Dito na tayo mga besh. Hindi ko alam kung nasaan si Mister, pero tinawagan ko na siya. Papunta na daw siya dito. Yan, the Hamina. Napakatahimik na town ng Hamina. Saan kaya si Mister banda? 1 hour later. Bahay na tayo mga besh. Para ako nasusuka mga besh. Nakakasimple. Hindi ko alam kung bakit. Pero, yeps, buksan natin to. I-unboxing natin to. Ang daming mga bayarin! Woo! Kadagay bayaran! Yung sahod ko pupunta lang dito. Nagulat ako. Ay, may nagtaka ako kasi isang buwan na mga besh. Hindi pa rin dumarating yung mga bills natin galing sa hospital, sa mga blood test natin. And then yung dentist natin, hindi pa dumarating. So, eto ngayon, makapal-kapal. Makapal-kapal, sis ko. Kaya, nititipid talaga ako. Hindi na ako bibili para sa sarili ko kasi alam ko pa parating talaga to. Okay lang naman na hindi ko to bayaran, si Mister na lang. Pero syempre, bakit ko ba ihasa ka, Mister, kung pwede naman akong magbayad, di ba? So, ako na lang magbayad. Eto yung babayaran natin, mga besh. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, kasakit sa ulo mga besh. Pero, ang ikinaganda naman dito mga besh. Servisyo muna bago bayad. Hindi ka pahihirapan kasi pag wala ka pang pambayad kung nung araw na papunta ka, eh, meron ka pang panahon para makapaghanap ng pambayad kasi nahuhuli yung mga bills. Hindi mo kailangan maghanap ng pera. Kunwari, ngayon, kailangan mong pumunta ng hospital. Mag-ano ka muna, enjoyin mo muna yung servisyo ng mga doktor, yung mga nurse, bago kanila bibigyan ng bills, bago ka magbayad. So, ganun dito. Yun naman yung kinaganda mga bills kasi may pagkakataon ka pa para makapaghanap ng pera para mabayaran yung bills mo. May kulang pa to. Pero, yes, dyan mapupunta yung sahot natin mga bills. Pero ka lang yan, that's life. Nga nung later, oy. So, lagay muna natin to dito. Humayaan natin yan. Ah, sikasuhin. 1 month na kaya yan. And then, mga besh, may resulta na pala ng ano natin. May resulta na pala ng dugo natin. Basahin natin. Kasi, binigyan lang ako ng app. Sabi na, i-download mo to. Andito na yung resulta ng dugo mo. Manalaman ko kaya yun. Pero, I'll try. Da-download ko yung ano na yun. Apps nila. Dito tayo. Mag-chillax-chillax na tayo dito. Yeps. Chillax. Kasi, di naman nakakapagod na yung araw na to. Probably bukas. And then Friday. Yeps. Naloka ako mga besh. Dumating na nga yung resulta ng ano ko, ng blood test natin. Doon sa skin allergy natin. Ko naman maintindihan. Naloka. Hindi ko maintindihan. Hindi naman ako nurse. Wala akong alam dito. Ah, alam ko na. Ipabasa ko kay Lani. Naitanong na natin mga besh, mga kasimple. Kay Lani, sa ating friendship na buntis ngayon, and it's a baby boy. Tama yung hula natin. So, si Lani kasi is isa siyang nurse sa atin. Yes po, nurse siya, Ilocana na nurse. So, maraming alam, matalino talaga si Lani. Lahat ng mga bagay, alam niya. Lahat ng mga, alam niyo yun, kahit anong itanong mo, alam na alam ni Lani. So, tinanong ko si Lani and pinasa ko sa kanya yung result ng ating blood test. Ang sabi niya is, normal naman daw lahat. Wala daw nakitang kahit na anong infection. Pero ako,
as a human being, as a human being. Hindi ko maintindihan kung ano ba yun. Kasi hindi nakalagay doon kung gusto ko malaman kung saan nga ba talaga, ano ba talaga yung, ano ba talaga yung skin allergy ko, saan ba talaga galing, or kung ano ba talaga. Pero, wala nakalagay doon. So, yung doktor ko, mag-uusap pa kami next week at 8:20 in the evening. O, diba? So, kaysa ma-stress ako dyan, na lang tayo. Mag-unboxing na lang tayo ng ating package. Yes! Ito yung regalo ni Mister sa akin. Ito yung inano ko. Ito yung pinili ko. So, ngayon lang dumating. Anong pecha na? April, March, April. Well, malapit lang naman. So, yes! This is it! Tignan natin. Pero syempre, as you can see, yung ganyang pa-check-check na yan, alam nyo na kung ano to. Eh, tama lang pala yung box. Kala ko maliit. Wow! Tingnan nyo mga besh. Yep, this is it mga besh. Ito yung napili natin. Tamang-tama ito sa summer. Yep. Diba? Ay, tama lang pala mga besh. Kasyang-kasya lang pala. Manipis nga lang to. Sinuot ko na medyas. Tamang-tama lang pala eh. Kala ko malaki. So yeah, colorful naman tayo. Luto tayo ng ating dinner mga besh. Ayan. Tinulang manok. Kailangan natin kumain kasi ang bilis ng oras. Uy, ginoo na lang kay. Ang hirap mga besh pag ano, patanda ka na ng patanda. Ang dami mong nararamdaman. Diyos ka, may amor. Hindi ko alam kung ako lang ba or hindi ko alam kung ba yun din. Pero grabe talaga yung ano ng ano ko, yung chan ko. Parang kabuhi ba na nasusuka ako pero hindi naman ako. Mas masakit pa yung mata ko. Ay, patanda na patanda. Ang daming nararamdaman. Diyos ko. Wala na may mga besh. I-end ko na rin kayo kasi probably mahaba na tong ano na to vlog natin. So thank you very much for watching. Sa mga bago pa lang, welcome po sa ating simpleng buhay dito sa Finland. And subscribe na rin po kayo, click nyo rin po yung notification bell para every time na meron tayong bago upload is updated po kayo, magpapapagod dyan doon. See you sa ating next vlog. Maraming salamat, God bless, mag-i-end kayo lagi. Bye. Okay.